sa showbiz chismis. Mars, ano latest? Mga balitang sports. Balitang sakalaw. Palengke prices. Pantay-presyo. At ang inyong daily horoscope. Between the stars. Mondays to Fridays, 5:30 to 7 a.m. Only here on 96.7 Destiny Radio. DG 96.7! Maganda, 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 maganda! Thursday morning na naman! It's August 1, 2024! Kasama niyo na naman ngayong unang araw ng Agosto. Ang nag-iisa ninyong tagapanggising tuwing umaga, ang nag-iisa ninyong buhay na alarm clock, your one and only Greta! Yes, magandang, 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 magandang umaga. Mula pa rin. Ano daw? Mula pa rin sa programa na palagi naghahatid sa inyo ng latest na mga showbiz chismis, mga balitang sports, balitang pampalakasan, balitang sakalam, at ang inyong daily horoscope, ang programang Rise and Shine! Kaya naman, Rise and Shine kayo dyan, everybody. Magsibago na, magsigising na, magsitayun. At wag nang magpatumpik-tumpik pa. Ay, maganda, 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 maganda. Tayong lahat ngayong umaga, diba? Lagi dapat ganun ang mindset. Ang ganda-ganda ko ngayong umagang ito. Ganon! Para naman magandang, magandang maghapon mo. Diba? And bago ang lahat, of course, bumati tayo ng magandang, magandang morning sa lahat ng nakatutok at nakikinig sa atin. Binabati ko si Ma'am Estelita Greda. Alam ko lagi nakatutok yan sa atin. Ang sabi niya sa akin, panggising ko yan si Greta. Pag narinig ko na yan, ako kailangan ng maligo. Ayan, binabati ko rin ang ilang kaguruan ng Kalumpang Elementary School. Yan, si Mama Remedios. Yes, si Mama Rhea. And of course, si Mama Vivian. And syempre, ang kanilang principal, si Ma'am Teresita E. Andaya. Oh, Teresa Andaya, rather. Magandang umaga po. Binabati ko rin, of course, napakaagang mag-good morning sa atin na ang ating friend na si Architect Cesar Hader. Architect, good morning. Ingat po kayo on your way to work. Magandang magandang umaga. At syempre, yung mga pagbati niyong ganyan na baka may mga ipapabati kayo dyan, ha? Pwede kayong mag-text sa ating official text line 0929-216-8100. Again, that's 0929-216-8100. At syempre naman, live tayo ngayon sa ating official Facebook page. Hanapin mo lamang DZDG Destiny Radio. Again, that's DZDG Destiny Radio. At kung nais mo nang mapakinggan ang aming huntahan, ang aming balitaan, lalong-lalo na ang linya ng magagandang musikang hatid namin mula sa aming himpilan. Pero wala kayong radyo, paglabas mo ng iyong tahanan, hoy! Pwede mo pa rin kaming mapakinggan. Pumunta ka lamang sa aming official website, www.dzdg967fm.com. Again, that's www.dzdg967fm.com. Lahat yan available para sa inyong convenience. Kaya naman, tutok na maghapon, magdamag, dito lamang yan sa DZDG 96.7. Oh, habang nakatutok kayo at nakikinig ng aming musikahan, ng aming huntahan, ng aming balitaan, sa mga oras na to, dapat nagpapainit na tayo ng ating mga sikmura, hindi ba? Dapat, a few minutes ago, nakainom na kayo ng warm water. Ah, dapat sa mga oras na to, ay oras na para magkape. Diba? Kaya naman, kung hindi ka ba nagkakape, aba, ay simulan mo ng timplahin ang paboritong-paborito nating Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee. Yan, kanina narinig niyo yung mga testimonial sa ating programang Kasangga at Kalusugan, diba? So I'm pretty sure na kayo equally as amazed din. Diba? Kasi nga dapat ang mga iniinom natin o kinakain natin tuwing umaga, lalong-lalo na tuwing umaga pagkakagising, healthy para naman natural ang ating energy sa maghapong ito. Diba? Dapat natural lang kasi nga, diba? Ang sarap ng natural. Truth! Ang sarap talaga ng natural. Ang sarap ng natural. Diba? Ang sarap ng natural kaya naman talagang dapat healthy.
intake start tuwing umaga. At kung hindi nyo alam kung alin ang kakapihin ninyo, ay sinasabi ko sa inyo, Mark Cafe lang. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee, Mark Cafe 10-in-1 plus 1 brown rice extract, o di kaya naman ay ang aking paboritong-paboritong Mark Choco. Lahat yan available sa inyong mga suking tindahan, groceries, and drugstores. At syempre naman sa Shopee at sa Lazada, kaya wala nang dahilan para hindi mo subukan yan. Kaya naman kung ako sa inyo, go, 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 go na there sa inyong tindahan at bumili na ng ating paboritong-paboritong kape in the morning. Hindi lang in the morning ha, kahit in tanghali, in the afternoon, bago matulog, pak, ganon! Pwedeng-pwede niyang kapihin, pwedeng-pwede niyang inumin. Kaya naman, itry niyo na kung hindi niyo ba nasusubukan. Available kahit saan. Oye, sandali nga, it's already 6:01 in the morning. Oras na para simulan ng inyong Zumba, ang inyong cardio, ang inyong stretching, ang inyong exercise ng bonggang-bongga. Kaya naman, magsitayo na kayo dyan at simulan nyo na ang inyong sayawan. Here is Lonnie Gordon with I'm Gonna Catch You, Baby. Anong lady? Ang latest nga, nakatutok pa rin kayo dito lamang yan sa DZDG 96.7. Kasama niyo pa rin ang naging sa ninyong tagapanggising tuwing umaga, your one and only Greta. Ayan, magandang tayong lahat ngayong umagang ito. At syempre, bumati muna tayo bago tayo maghatid ng ating mga latest na showbiz chismis, no? Bumabati sa atin ngayon si Aaron John Mangana from Mogpog, Marinduque. Ang sabi niya, rise and shine na po ha, DJ Baby Loves po ha. Gretanatics po ako. Ay, may Gretanatics, nakakaloka. Good morning, John Aaron. Good morning, Aaron John, and good morning sa lahat ng mga taga Mogpog, Marinduque. At syempre, batiin din natin ang magandang-magandang umaga. Bumabati rin sa atin itong si Jano John II. Jano John, good morning! Magandang-magandang umaga sa'yo. At sa lahat ng nakatutok at nakikinig sa atin, binabati ko rin ang ating tropang Panoy dyan sa Kalumpang Crossing. Baka magtampo at napakatagal na nating hindi nababati itong mga ito. Magandang-magandang umaga, tropang Panoy! At sa mga oras na ito nga, ihatid ko sa inyo ang ating nakalap na latest na mga showbiz chismias. Hoy, anong link? Ito nga ang headlines. Pokwang nahuli sa sariling bibig. Ibang cast ng Batang Quiapo, hindi alam ang pagpatay kay Ivana. At TV, ayaw mo nang mag-MMFF. At sino kaya itong aktres na windang ang skid dahil sa breakup nila ng madatong na aktor? Hoy, anong latest? So, eto na nga ang ating latest na showbiz chismis. Kasabay nga ng pagtitrending ng mga eksena sa Pulang Araw, kinonek naman ng actress host na si Pokwang ang sarili sa mga eksena doon. Ipinost nga niya ang isang eksena kung saan lumapit ang karakter ng gumaganap na batang Alden Richards sa tatay niyang hatid. Ah, hindi sila pinanindigan ng kanyang nanay na ginagampanan naman ni Rian Ramos. At ang sabi nga niya, grabe, relate kami ni Malia sa eksenang ito. Kung sa bagay, kailan ka ba naging ama para sa akin? Ouch! Hashtag Pulang Araw. Yan ang caption ni Pokwang sa kanyang post. Ang galing, grabe, congrats GMA Network, dagdag pa nga niya. Hindi naman nagustuhan ng ilang netizens ang post niya na tila hindi pa rin daw ito nakaka-move on at pa hindi pa rin talaga makalimutan ang ex na si Leo Bryan. Komento nga ng mga netizens na nakasubaybay sa mga pahayag ng aktres. Ito na nga mismo ang nagsabi na alam nitong ayaw magkaanak ni Lee noon at nang mga anak siya ay ipinilit daw itong magpaka-ama sa kanya sa anak niya na si Malia. Alam daw ni Lee noon na hindi niya nakikita ang sarili na pagiging responsableng ama. Kaya kanino raw kaya ito dapat isisi? Kaya nakakaloka ang mga tagahanga niya kung bakit hanggang ngayon eh hindi pa rin ito tapos sa mga hanash sa ex na nagtagumpay na niya na ipa-deport, diba? Hoy, anong latest? Eto pa nga ang latest. Binasak nga ng FPJ's Batang Quiapo ang sarili nitong online viewership record matapos makumpirma ang pamamaalam ng karakter ni Ivana Alam.
Dawi sa Maxyong episode nito last July 30. Nakakuha rin ito ng iba't ibang trending topic sa social media. Nakapagtala nga ang naturang episode ng all-time high na 610,927 peak concurrent views sa Kapamilya Online Live sa YouTube. Nakamit din ng serye ang panibagong online record sa dalawang magkakasunod na gabi at ito rin ang kauna-unahang beses na lumagpas sa 600,000 views para sa sabay-sabay na nanonood. Pinutukan nga ng mga manonood ang emosyonal na episode kung saan nadurog ang puso ni Tanggol na ginaganapan ni Coco Martin. Matapos makitang duguan at wala ng buhay si Bubbles na ginagampanan naman ni Ivana. Hindi na kasi naabutan ni Tanggol kung paano pagbabarilin ni David si Bubbles hanggang sa hindi na nito kayang makipaglaban. Bago pa ito, naipit din si Tanggol sa matinding bakbakan kung saan namatay rin ang lolo ni Bubbles na si Celso na ginagampanan ni Soliman Cruz dahil sa tad-tad ng bala mula din kay David. Nag-post nga si Ivana ng kanyang pasasalamat. Medyo mahaba ang kanyang post pero ang gusto lang naman niyang sabihin thank you sa batang Quiapo. Hoy, anong late? Eto pa nga ang latest. So, si Ate V nga nag-post ang dalawang film production noong July 30 tungkol sa sisimulang proyekto na sa pagkakaalam pagbibidahan talaga ni Miss Vilma Santos. Ipinost ni Attorney Joji Alonso sa kanyang Facebook account ang pre-production meeting ng film project nilang Espantaho na idedirect ni Chito Ronyo. Ang pagkakaalam nga ng marami, itong pelikulang ito ay pagsasamahan ni na Ate V at Judian Santos. Isinumite na nga ang script nito sa Metro Manila Film Festival pero hindi nakapasok sa limang napili pero tuloy pa rin ang shooting at baka nga isubmit nila ito sa finished films. Ibinahagi naman ni Attorney Joji sa kanyang FB post kung gaano ka-excited ang film project na ito na sinulat ni Chris Martinez at first time nilang magko-collaborate ni Derek at Chito Ronyo. Hindi naman nakasaad sa post kung sino ang artistang involved. Ang sabi lang, "Thank you Lord for this day, our first day. You and only you have witnessed the roller coaster of emotions I have been through. I lifted everything to you and you have stirred me towards this path. To be revealed soon." Yan ang sabi sa post. Hoy, anong latest? Ito pa nga ang latest. Sino kaya itong actress na ito? Nawindang-nawindang ang scared dahil sa breakup nila ng madatong na aktor. Medyo nagdududa pa nga kami sa mga nasagap na balitang hiwalay ng matagal na ring magkasintahang madatong na aktor. Itong magaling na actress. Nakikita pa rin kasi sa kanilang social media account na nagfa-follow sila sa isa't isa at nandun pa rin ang mga post nilang magkasama. Pero yun nga lang, walang recent post na as in very recent. Walang ganon. Wala silang recent post na together. May ilang events at mahalagang projects itong si actress na wala roon ang kasintahang aktor. Kamakailan lang nagbukas ang pelikula niya at wala si aktor sa premiere night para sumuporta dito kay magaling na actress. Nahahalata na rin daw ang co-stars nito na tila may pinagdadaanan nga itong si actress dahil lagi raw itong pinapamove ang schedule ng promo at ibang events niya. Ang latest ngang nasagap, may bagong girlfriend na raw si madatong na aktor na nasa hanay daw ng politika. Pero hindi pa yan sure, aalamin pa. Hoy, anong latest? At yan ang ating nakalap na latest na mga showbiz chismis. Dito lamang yan sa DZDG 96.7. At tayo muna ay magbe-break time ng konting kembot lang sa ating pagbabalik. Atin namang ihahatid sa inyo ang mga balitang sports, balitang pampalakasan, balitang sa kalamin. In the meantime, ipagpatuloy nyo ang inyong sayawan, ang inyong zumba, ang inyong cardio. Here is the Carpenters with Top of the World. Balita sa kalam. At muli po tayong nagbabalik kasama niyo pa rin ang nag-iisa ninyong tagapanggising tuwing umaga, your one and only Greta. Sa mga oras na to, atin pong iahatid sa inyo ang aming nakalap na mga balitang sports, balitang pampalakasan, balitang sa kalam. Sa atin nga pong mga headlines, Petasio dinomina ang Indian rival Marshall at Sanchez minala sa Paris. At win number 4 hahatawin ng Signal laban sa Petrogas. Balita sa kalam.
sa ating ang mga balitang sakala. Mula sa Paris, wagi naman si Tokyo Olympics silver medalist Nesty Petnesho sa una niyang laban matapos ang unanimous decision win kay Jasmine Lamboria ng India sa women's 57 kilogram round of 32 bout dito sa Paris North o doon sa Paris North Arena. Dinig na dinig nga ni Petnesho ang malalakas na pagsigaw ng Pilipinas na nagsilbing motivasyon niya para dominahin si Lamboria. Ipinakita ni Petnesho na mas kumpiyansa at mas kondisyon siya kumpara sa 2021 Tokyo Games ang kanyang husay na nagpabilib hindi lamang sa mga Pilipino supporters kundi pati na rin sa buong arena. 2 puntos lamang ang isinuko ng Davaoenyo sa Indian Fighters sa kabuuan ng laban. Nakakuha naman si Petnesho ng magkakatulad na 30-27 points kina Kazak Dermek, Sirkeish Korean, Jongin Kim at Estonian Jakov Peterson habang nagbigay sina American Sean Reese at Moroccan Musin Solmi ng 29-28 points para kay Lamboria. 2 panalo pa ang kailangan ni Petnesho para makapasok sa semifinals at makatiyak ng tansong medalya. Balita Sakalam. Samantala sa pagbabalik naman ng mga miyembro ng Team Pilipinas sa kanilang kampo ay isa sa 2 boxers ang hindi pinadad. Dagdag pa dito ang kabiguan ni swimmer Kyla Sanchez, nagtayo ng bagong Philippine record sa women's 100 meter freestyle na makapasok sa finals. Kapwa nagtapos ang mga kampanya ni Yumir Marshall at Sanchez, parehong podium finisher sa Tokyo Olympics noong 2021, pati na ang kanilang mga pangarap. Sila ang mga pinakahuling nasibak sa 22 strong Philippine contingent matapos sina fencer Sam Catantan, Joe Duca, Kiyomi Watanabe at gymnast Alaya Finnegan, Emma Malabuyo at Levi Ruvivar. Ang kabiguan sa pighatiang tumabon sa naon ng panalo ni Nesty Petnesho kay Indian Jasmine Lamboria sa women's 57 kilogram round of 32 clash sa Paris North Arena. Ngayon ay aasa ang Team Philippines kina boxers Carlo Paalam at Herji Bakyadan at Ira Villegas at natalo nga si Marshall sa mas bata at mas matangkad na si Uzbek Turabek sa kanilang men's 80 kilogram bout of 16. Sa pagtunugan ng final bell ay hinirang na panalo ang 22-year-old na si Kabubalev sa kabila ng maraming suntok na ibinato sa 29-year-old na si Marshall. Kagaya ni Marshall, mas matangkad din kay Petnesho ang nakaharap na si Lamboria. Balita sa kalaw. Kahatawi naman ang Signal HD ang ika-4 na sunod na panalo sa pagsagupa sa nagdedepensa ang Petrogas sa Pool B ng Premier Volleyball League Reinforced Conference of Fieldsport Arena sa Pasig City. Maghaharap nga ang HD Spikers at Gas Angels ngayong alauna ng hapon kasunod ang salpukan ng Choco Mucho Flying Titans at Capital One Solar Spikers sa alas 3 ng hapon at ang Bangaan ng Akari Chargers at Zeus Coffee Thunderbells sa alas 5 ng hapon. Tabla naman sa itaas ng team standings ang Akari at Signal na magkapareho nilang 3-0 card kasunod ang Choco Mucho, Petrogas, Capital One at Zeus Coffee. Nagmula nga ang HD Spikers sa pagupo sa Solar Spikers kung saan bumalat si Venezuelan import MJ Perez ng 23 points mula sa 20 attacks, 2 aces at 1 block bukod sa 15 excellent receptions at 12 excellent digs. Pilit namang babangon ng Petrogas mula sa nalasap na kabiguan sa Akari. Sa huling laro, puntirya rin ng Chargers ang pang-apat na dikit na panalo para masalo ang liderato laban sa Thunderbells na determinadong mapasama sa win column. Balita. At yan ang ating nakalap na mga balitang sports, balitang pampalakasan, balitang sakalam. Dito lamang yan sa DZDG 96.7. At tayo ay magbe-break time muna ulit ng kaunti yan. Konting-konting-konti lang naman. At sa ating pagbabalik naman, wag po kayong aalis dahil ihahatid ko naman sa inyo ang sinasabi ng Between para sa ating kapalaran. In the meantime, ipagpatuloy niyo po ang inyong sayawan, ang inyong zumba, ang inyong cardio. Here is Hey Ya! DZDG 96.7. Yes, kasama niyo na naman ang nag-iisa ninyong tagapanggising tuwing umaga, your one and only Greta. Dito pa rin yan sa programang Rise and Shine. At muli nga po tayong nagbabalik para ihatid naman sa inyo ang sinasabi ng mga Between para sa ating kapalaran. Pero bago ang lahat, of course, bumati muna po tayo ng magandang umaga once again sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. At so binabati ko po ng magandang umaga. Siyempre, ingat on your way sa paghahatid sa mga bata. Kung ako ang one and only Greta nyo, binabati ko yung aking one and only child from Kota. Yeah. Good morning!
of course, good morning din kay Pia at kay Sean. Ayan, ingat kayo on your way to school. Magandang magandang umaga. Binabati ko rin muli itong si Aaron Sean Mangana. Naku, huwag ka nang magtampo. Lagi na kitang babatiin. Ayan, siya daw ay isang Greta Natix. Nakakaloka ang taray. Nagka-fans club bigla. Pero eto na nga. So, ihahatid na natin ang sinasabi ng mga between para sa ating kapalaran ngayong araw na ito. Ngayong unang araw ng Agosto. And that's August 1, 2024, Thursday. Para sa mga may kaarawan, ngayong araw na ito, isinilang ka para mamuno. Ibig sabihin, hindi ka isinilang para magsunod-sunuran. Ito ang dahilan kung bakit lagi kang may kasamang alalay. Aries. Kay Aries na may birthdays ng March 21 hanggang April 19. Dapat ikaw ang magsasabi kung ano ang dapat gawin dahil ikaw ngayon ang magsisilbing gabay ng magdadala o magdadala ng kaginhawahan sa buhay para sa mga taong nasa paligid mo. Ang lucky color mo white at ang lucky numbers mo naman 7, 10, 19, 23, 27 at 34. At Taurus na may birthdays ng April 20 hanggang May 20. Ngayon ang araw na papaboran ka ng nakatataas. Magsabi ka kung ano ang kailangan mo. Ang lucky color mo green at ang lucky numbers mo naman 1, 13, 17, 24, 33 at 40. Gemini. Kaya Gemini, my birthdays ng May 21 hanggang June 20. Itaas mo ang antas ng layunin mo sa buhay. Nang sa gayon, bumalik sa'yo ang sigla at kalakasan nila. Ang lucky color mo, yellow, at ang lucky numbers mo naman, 5, 14, 23, 32, 39, at 41. Cancer. Kay Cancer naman na may birthdays ng June 21 hanggang July 22. Wag mong, hindi mo alipin ang mga taong may pagtingin sa'yo. Wag mo silang alipinin. Ito ang paalala sa'yo ng iyong kapalaran. Ang lucky color mo purple, ang lucky numbers mo naman 2, 7, 11, 20, 29, at 37. Kay Leo, my birthdays ng July 23 hanggang August 22. Mawawala sa'yo ang mga taong may masamang motibo sa'yo. Hindi niya kakayanin ang lakas mo at masisilaw siya sa kalinisan ng iyong puso. Ang lucky color mo pink at ang lucky numbers mo naman 4, 15, 18, 24, 28, at 36. Kaya Virgo, my birthdays ng August 23 hanggang September 22. Sa'yo manggagaling ang talino at husay ng namumuno sa maraming mga tao. Ang mga salita mo ay susundin nila tulad ng pagsunod mo sa agos ng ilog na ang dulo ay kasaganaan sa buhay. Ang lucky color mo beige, ang lucky numbers 7, 14, 21, 29, 33, at 40. Kaya Libra, my birthdays ng September 23 hanggang October 22. Huwag mong sayangin ang pagkakataon mo na makakilala ng taong tutulong sa'yo upang mabigyan ka ng masarap na buhay. Ibahagi mo sa mga nangangailangan o mahal mo sa buhay ang mga biyaya at pagpapala na natatanggap mo mula sa langit. Ang lucky color mo blue, ang lucky numbers mo naman 6, 18, 24, 27, 39, at 42. Scorpio. Kay Scorpio, my birthdays ng October 23 hanggang November 21. Huwag kang mahawa sa mga taong nakapaligid sa'yo na hindi nangangarap. Sa huli, masusumpungan nila ang kanilang mga sarili na nagsisisi. Ang lucky color mo black at ang lucky numbers mo naman 1, 11, 29, 38, 40, at 45. Sagittarius. Kaya Sagittarius, my birthdays ng November 22 hanggang December 21. Ibahagi mo sa kapwa ang mga biyayang mapapasayo. Magpapatuloy ang pagganda ng kapalaran mo kahit nakakaranas ka ng panandaliang paghinto. Ang lucky color mo, violet, ang lucky numbers mo naman, 3, 12, 18, 21, 27, at 33. Kay Capricorn, my birthdays ng December 22 hanggang January 19. Kapag puno na, maaari itong umapaw. At ang hindi puno ay maaari pang lagyan. Kapag tutulungan mo ang mga nangangailangan, kargahin mo rin ang kanilang buhay. Ang lucky color mo, peach. Ang lucky numbers, 8, 19, 23, 28, 31, at 40. Aquarius. Kay Aquarius, my birthdays ng January 20 hanggang February 18.
Tumingin ka sa mga tao na kaya kang tulungan sa iyong mga pangarap. Hindi mo dapat isara ang mga mata mo sa mundo na walang pag-unlad. Ang lucky color mo red, ang lucky numbers 4, 13, 17, 27, 34, at 39. At kay Pisces naman na may birthdays ng February 19 hanggang March 20. Kung ano ang nagdala sa iyo sa magandang kapalaran, ito ang isa buhay mo. Huwag ka nang sumubok pa ng mga bagong ideya, bagkus patuloy mong paunlarin ang mga magagandang kapalaran na iyong natamo. Ang lucky color mo orange, ang lucky numbers 3, 11, 23, 39, 40, at 45. Yan nga po ang sinasabi ng mga bituin para sa ating kapalaran ngayong araw na ito ng Thursday, unang araw ng buwan ng Agosto 2024. Ang lagi nga po nating paalala itong mga ito, pawang gabay lamang. Tayo pa rin ang bahalang gumugol ng ating maghapon upang ito ay maging masaya, produktibo at positibo. Hindi ba kailangan talagang ating gugulin ang ating oras sa mga makabuluhang bagay para naman meron tayong magandang turnouts, di ba? Kasi kung dadaanin lang natin sa talagang pahiga, pabanjing-banjing lang, tapos ano, tapos aasa tayo sa horoscope, hoy! Naman yun, di ba? Siyempre, kailangan natin kumita para tayo tunay na swerte. Yun talaga. Yun talaga yung returns ng hard work. Oh, di ba? It's already 6:53 in the morning. Once again, good morning po sa lahat ng nakatutok sa atin. Sa mga nakikinig at nanunood, magandang umaga. Once again, binabati ko ang ating mga masugid na tagapakinig. Once again, Architect Cesar Heder, good morning. Binabati ko rin si Jano John II, si Aaron John Mangana. Sino pa ba mga laging nakasubaybay sa atin? Etong si, of course, si Judge Romy Villanueva. Alam kong nakikinig yan ngayon ng kanyang horoscope. Judge, good morning po. Ayan, binabati ko rin ang ating newest addition sa ating family, ang Mota Valley Dental Clinic. Ayan, good morning po. Ayan, from sa Mota Valley Dental Group. Magandang umaga sa inyong lahat. And it's already 6:54 in the morning. Wala na naman tayong oras. Kailangan na naman nating pansamantalang maghiwa-hiwalay. Pero wag po kayong alis dahil kasunod na ang programa na maghahatid sa inyo ng latest and accurate news and current events mula pa rin sa newsroom ng DZDG 96.7, ang programang Romy and Ben at your service. This has been again your one and only Greta para sa programang Rise and Shine, and I will see you again tomorrow, same time, same voice, same frequency, only here on DZDG 96.7. At sa mga oras na ito, ipagpatuloy nyo ang inyong sayawan, ang inyong zumba, ang inyong cardio, ang inyong stretching, ang inyong exercise. Magsitayo na kayo dyan at huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Here is Eddie Grant with Give Me Hope, Joanna.